Ma'am, dun pong ang hindi covered nito, service providers, family drivers. Hindi sako pa, yung family drivers, okay? Apo. Apo, apo. Ngayon, madam, kasi po wala na akong oras, humaba tayo sa putol-putol eh. Siguro po, one of these days, ma'am, I'll invite you here, ha? Live po tayo, pag-usapan natin to. Last point lang, kung hindi sumunod ang employer dito, hindi ako sumunod, okay? Okay na kami ng katulong ko. Wala kaming problema. Ayos naman buhay namin eh. Yung hinihingi ng batas, sobra-sobra pa ang binibigay ko sa kanyang benepisyo. Triple pa yung kanyang sweldo. Yung kanyang bakasyon, di eroplano pa siya. Lahat na ng kanyang day off binibigay ko. Wala kaming problema. Okay tayo, Inday. So, kapag hindi ako sumunod dito, anong ang kakaharapin ko? Eh kung labis-labis, ibig sabihin sobra-sobra ang pagsunod mo. Hindi ma'am, hindi na po ako ano, kumbaga hindi ko na siya ipapa, hindi ako gagawa ng kontrata, hindi ko siya papa SSSP PhilHealth. Pero lahat po ng benepisyo, Day, eto pera, ikaw na magpunta ron sa SSS ha. O eto yung pambayad mo, ikaw na maglakad ng lahat niyan. O kasi masyado akong abala, eto ang sweldo mo, 6,000, 7,000 isang buwan. Wala na akong, kumbaga, ang obligasyon ko sa iyo sa swelduhan, sobra-sobra. Yung day off mo, binibigay ko. Yung bakasyon mo, binibigay ko. Opo, meron ba akong kakaharapin ditong ano, kaparusahan, ma'am? Yung kontrata, basta naman siguro, Ted, may kasulatan dahil yung mga pay slip mo, masusumat total naman na talagang tulad ng sinabi mo, labis talaga ang bayad, over-compliant siya. So siguro hindi magiging na issue hindi issue, diba? Written or unwritten contract. Pero yung pagbabayad din sa SSS, siguro kung talagang ino-authorize mo rin siya at in writing, binibigan mo siya ng pera, nilinitin yan, it turn out na hindi niya ibinabayad, pag nagkaroon ng kumbaga ng problema. Complaint, hindi naman siya makakapag-complaint na hindi siya member ng SSS kasi hawak mo naman yung kasulatan o payslip na this is for SSS at nireceive naman niya. Opo, opo. Kumbaga ho, di ba, sa bandang huli, meron kang... Kailangan maayos. Opo. At mapapatunayan mo na hindi ka naman nagkulang sa iyong obligasyon sa batas. Kung hindi ko ito... Pinagtiwalaan mo siya, inutusan mo siya. Kung niya ibinayad. Although as employer, dapat pag ano, hihingi ka din talaga ng resibo na nabayaran din sa SSS dahil... Kung inutusan mo siya ngayong araw na ito, dapat pagdating naman ng hapon, kung ikay dumating na sa opisina, hihingin mo naman din sa kanya ang resibo. Opo. Kung marami naman kasi, Ted, maraming kaparaanan kasi at the end of the day nga dito, ang talagang tinitingnan yung pagtitiwalaan pa ninyo ay nakikita sa pamagitan nga niyang ganyang ibig, yung mga napakadetalyang aspeto ng relasyon, at the end of the day, pinagtiwalaan kita dahil gusto natin makakomply pareho sa batas. Opo. Kung hindi ko ito i-report sa barangay na aming kontrata, ano mangyayari sa akin, ma'am? Who will act as complainant? Ang registration, it's a must. Ano? It's a must. Tapos yung sinasabing walang kontrata, ang tinatanong ko rin kasi Ted, pag ganyan ang sitwasyon, kung over-compliant ka, why will it be difficult for you naman to translate these terms and condition na wala ka namang sabit into a simple written contract? Ayun nga, tayo nag-facilitate na, may format na dyan, so on and so forth, fill in the blanks na lang. Opo. So siguro, I would rather na kung good faith talaga ang lahat na makakomply, especially those na sobra-sobra with more reason na you will be very Opo. Happy to put everything in down in writing. Opo. Pero ma'am, in case po na hindi po ito maipa-rehistro sa barangay at hindi naman nagreklamo yung kasambahay, who will act as complainant? Pwede ka bang istorbohin ng chairman dito? Ayun na, kung hindi naman na wala namang complainant dyan at tapos hindi na rehistro,
wala naman din penalty pag hindi mo talaga inirehistro. Pero yun nga, kung kailangan, kasi pag kaya mo inirehistro, kung kailangan may tulong sila, kung nagkaroon ng problema, madaling trace kung nasaan ba sila. So, pakapakanan kasi nila yun eh. At yan barangay within the, parang sakop kanila eh. Opo, sige po. At iba kasi, meron ng system ng registration going on. Opo, sige po madam. Again, June 4 ang start nito. Pero yes. ang implementation, pero do we construe it as simula ng registration in June 4? Oh, yun lahat ng mga nasa batas na wala namang grace period, automatic yun na kailangan i-comply come June 4. Opo, pero wala kayong binigyan na deadline, tama? Ay, nasa sa ano na yun eh, nasa sa mga sakop na ng batas. If the law is saying that this is it, you have to comply within ano, kung nadidelay ka, may reason ka, siyempre, meron kang pananagutan as much as possible. Kung ano yung sinasabi ng batas, makakomply tayo kaagad. Kung may period, you have to do it within the prescribed period. Mm-hmm. Opo, pero nga po kasi ma'am dito po, parang walang period. Anyway, so madam, we will invite you here ma'am, ano po, sa panahon po na libre kayo ha, para po lahat ng ito, mapag-usapan nga natin. Bottom line dito, para maunawaan po ng taong bayan, makapag-comply at wala hong komplikasyon kay Inday at kay Sir. Ma'am, tama? Opo. Opo, okay. Opo, Ted. Opo. Ma'am, thank you po ma'am. Thank you for thank your time. You, salamat po. Bye.